Hi, Ceci! Mabuhay! Lang Roger here and welcome back again to my channel. Ayan, sunod-sunod na ang ating post ngayon sa ating YouTube. Marami na akong content na ipopost. Sana magtuloy-tuloy ito. And for today's video, nakikita niyo naman naka-makeup na ako. So meaning, hindi na naman ito tutorial. This will be your request. Yes guys, marami ang nagre-request nito sa akin na please magkaroon ka na ng studio tour. Gusto namin makita ang inyong mga gamit, and etc. Now, itutuloy na natin siya guys. So, ipapakita ko sa inyo ang aking setup. Wow! Ang secret behind Lan Racho's vlog. And of course, kasi sa SBT Studio ang mga pamalakas sa pictures. Papakita ko sa inyo ang aking setup from this to this. Oh, wow! Diba? Nagulat kayo na maraming ilaw ang nakapalibot. Lahat yan guys, ipapakita ko sa inyo mamaya sa aking studio tour kung paano ako mag-setup, paano ako mag-makeup, paano ko gawin lahat, kung ano man ang laman nitong aking studio. So guys, stay tuned. Hindi ko na patatagalin to. Mag-jump na tayo sa ating video. Yes, hello, can't you see? Please do not disturb. Filming in progress. Bye. Char, halika na guys. Welcome kayo sa aking studio. Please come in. Oops, bago yan. Maglagay muna ng chinelas, magpalit ng chinelas dahil bawal ang outside slippers here. May provide tayong chinelas, kaya pasok na kayo. So welcome to my studio! Woo! Dito ako guys, nag-makeup pang sarili. Dito rin ako nag-makeup sa client. Dito rin ako nag-film lahat guys dito sa room na to. So papakita ko yan sa inyo lahat. So ayun guys, syempre pagpasok nyo pa lang dito sa kabuuhan ng bahay. Ito guys, kasi itong pinto na to, connected ito doon sa loob ng bahay. So pagpasok ninyo, ito agad ang bubungad sa inyo. Of course, ang aking corkboard, maluwagang corkboard. Dito ako naglalagay ng aking mga gigs na mga hindi confirmed. Pero since, ano na nga pala to, kailangan na itong tanggalin. Dito kasi nilalagay ko yung mga tentative only and then yung mga other schedules ko na hindi firm, hindi siya confirmed na gagawin, dito ko nilalagay. Tsaka kapag may kunyari, kailangan akong gawin kinaumagahan na kailangan magawa ko kaagad, dito ko nilalagay. And of course, ito guys, syempre, kailangan may palaki siya. Comment down below nga guys kung okay lang ba na dito siya ilagay or doon na mismo sa labas ng studio. Kasi guys, ito, pinto, iba naman ito. Yung papasukan mismo ng client doon. Mamaya papakita ko siya sa inyo. So, syempre, pagpasok ninyo guys, kailangan nyo muna magtanggal ng chinelas at magpalit. Kung nakikita ninyo, madumi na itong mga chinelas. Binalahuraan kasi ng mga bakla. So, uunahin natin, of course, dito sa aking vanity. Yes, itong vanity na to, dito ako nag-makeup ng aking mga clients. Kung makikita ninyo, nakaset up lahat ng gamit ko kasi anytime may pumupuntang clients, at least makapag-makeup agad tayo. Pero, syempre, ngayon na may pandemic, wala lang, gusto ko lang siya naka-set up. Nililinisan ko siya every week and nakapag-sanitize na rin ako. So, mag-start tayo dito sa lagayan, of course. Itong lagayan na to, guys, matagal na to. Lagayan pa to ni Mame sa tindahan niya. Kung makikita ninyo, ayan, ipapakita ko sa video. Okay, flash. Ayan, ito yung tinanggal sa gitna part ng divider nitong studio dati. Dito siya nakalagay. Ito yun guys. Pinakulayan ko lang ng white para at least mag-complement siya dito sa aking studio. Of course, may fur tayo sa ibabaw kasi syempre, ma-arty kasi ako. Tsaka guys, I'm obsessed with fur talaga. As in, favorite ko ang fur. Kaya parati akong nag-a-aching-aching dito kasi nga itong mga fur, ang daming mga balahibo. So, mag-start tayo dito sa aking mga makeup. Unahin natin itong aking ayan, ang aking sponge. Dito siya part guys, nakalagay. Iba-iba kasi ang sponge na gamit ko. Ito, ginagamit ko siya sa client. Pag dito sa bahay, meron din akong pang client pero on the go. Iba naman ang lagayan niya. And meron din akong sponges na ginagamit ko pang sarili ko mismo. Syempre, we need to practice
proper hygiene and sanitation. Katabi niya, of course, ang aking brushes, mermaid brushes na ginagamit ko dito sa aking studio. Ayan yung iba kong brush, like eyeshadow brush, blending brushes. And of course, katabi niyan, ang aking false eyelashes, paubos na. Yan ang Taiwan Lashes. Of course, katabi niyan, ang aking eyeshadow palettes. Ayan, i-zoom in mo dito sa ating squad palette. Lahat yan, guys, naka-close pa. Magkakaroon ako, guys, ng review dito sa squad palette. I-review ko siya para sa inyo kung maganda nga ba. Kasi hindi pa ako gumagamit nito. Ang parati kong ginagamit is ang James Charles palette. Kahit sa client ko, may iba akong eyeshadow na James Charles palette para lang sa aking clients. Ito, guys, hindi ko pa siya natatry, kaya naka-close pa siya, kakabili ko lang. And of course, ayan, katabi niya rin yung aking parating dinadala na metallics eyeshadow. Favorite ko to, guys. And sa ibabaw niya ang aking mixing plate for makeup. Ayan. And dito naman tayo sa aking foundation. Ayan, nakahilera, guys, ang iba-ibang klase ng foundation like L'Oreal, Fit Me, and Superstay. Itong tatlo, guys, ang parati kong ginagamit. Depende kasi, guys, sa gagamitin ni client ang ginagamit ko. Like, kunyari na yan, gusto ng full coverage, lightweight, or medium to full. Ayan. Available lahat yan sa Sassy Sess Beauty Studio. And of course, meron din tayo sa tapat niya ang powder, of course. Ayan, ito. Dito sa lagayan na to, nakalagay ang aking like powder na Fashion 21, Features and Shades, Fashion 21 again, and then Fashion 21 again. Ayan, dito siya nakalagay. Hindi ko siya nilalagay mismo dito sa fur. Ayan, ipakita mo itong ating fur kasi madudumihan agad. Tsaka, yung dust niya kasi, guys, alam mo yon, baka mag-yellow itong ating fur. Katabi naman niya, of course, itong lagayan na to. Dito nakalagay ang aking contour kit, ang aking mga foundation and highlighters. Ayan, nakalagay din dyan ang aking wax up brow. LA Girl na pangkilay. And then, of course, itong ating sharpener. Dito naman tayo sa ating vanity. Itong vanity mirror na to, guys. Ayan, ipakita mo ang ating vanity. Itong vanity mirror na ito, binili ko pa ito kay Mami Epps. Binudol pa ako ni Mami Epps. Nabili ko ata ito ng 3,300 sa kanya dati. Pero, nung pagtingin ko ng price, 3,500. Ayun, 200 lang naman yung difference. No? Binudol ako. Shout out kay Mami Epps. Budol ng Pulangi. Hello, Mami. I miss you. So, ayan, guys. Matagal na ito sa akin. Dito ako nagsimula. Maraming blessings ang naibigay nito sa akin. Ah, siguro kaya mahal. Pinabili sa akin ni Mami F. Second hand kasi to. Kasi andito na yung mga blessings. Na binigyan ako ng blessings itong vanity na to. Hindi pa kasama yung ilaw. Kasi itong ilaw, nabili ko siya, guys, for, I guess, itong white ng 150 or 200. And then ito mas mahal kasi 9 watts. Ang gamit ko pala, guys, na ilaw is 7 watts and 9 watts. Ayan, sa client. Gusto ko kasi yung super liwanag, yung makikita yung pores mismo. Wow. Alam niya ng marami. Parating bulag ako kung mag-makeup. Dala ko lahat, pati ilaw. Ayan. Ang switch lang niya is nandito lang sa gilid para at least pwede mo siya ma-open anytime. Ayan. Ano lang ang client dito. And then may upuan lang akong nilalagay. Yun yung makeup chair ko. Papakita ko sa inyo mamaya. So, ayun, pumasok ang papa kasi kakain na daw. So, going back tayo dito sa ating vanity. Ayan, pangmalakasan niyan, guys. As in, hindi ko pa yan binibenta. Maraming gustong bumili niyan. Pero siguro, ibibenta ko na lang siya kapag nakapagawa na ako ng malaking vanity dito sa aking studio. Kasi yun, guys, ang plano ko. So far, ito na muna kasi wala pa tayong budget. Pero sa sunod, makikita na lang ninyo, meron na ako dito malaking vanity. Dito naman tayo ngayon sa aking mga pang details. Ayan ang aking eyeliner, mascara, concealer, and then eyelash glue and eyeshadow primer. Sa likod niyan, andito ang aking blade, kung makikita ninyo, ayan. And meron ako parating flash color palette. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Meron ako parating niyan, guys. Dala ko din yan parati. Kasi itong flash color palette na to, marami siyang use. Pwede nyo siyang gamitin as like concealer or base sa eyes ninyo or pwede rin siya as lipstick. Marami siyang use, guys, from Jessie France. A 1.6 ko siya bili. So far, matagal naman maubos, kaya okay lang naman. Dito naman nakalagay ang aking skincare. Hindi siya, guys, kompleto kasi yung iba nandoon ngayon, tinago ko, and then yung iba gamit ko. So ayan, makikita ninyo ang iba-ibang
klase ng micellar. Meron tayong oil-based, meron tayong cleansing, even for sensitive skin, and meron din tayong for oily acne-prone skin. Ang ating Celitech. Meron din tayo ditong L'Oreal Infallible. Primer, no shine mattifier. Andyan din alcohol, guys. Parate dapat, ha? Meron tayo niyan, parate. And cotton pads. Nag-iisa na lang siya. And dito naman tayo sa lipstick. Ito, guys, ang mga gamit ko parating lipstick sa aking client. Ayan, kung makikita ninyo, ayan ang Maybelline collection. Fan ako ng Maybelline and L'Oreal. Ito, guys, maganda to. Promise Intuit bago siya. Gagamitin ko siya sa isa sa mga videos ko sa channel ko. Meron din tayong Vice Cosmetics and then fashion Features and Shades. And meron din tayong like lip balm. Siyempre, kailangan may primer tayo sa ating clients. And of course, ito, guys, ang importante sa lahat ng makeup artist. Kailangan meron kayong disposable lip wands. Lalo na ngayong may pandemic. Sanitation, guys. Ito, guys, after ninyong gamitin sa inyong lipstick, itatapon na ninyo. Sa isang client lang talaga siya. So, ang ginagawa ko niyan, nagdadakot ako ng lipstick sa lipstick mismo. Tapos, nilalagay ko siya sa mixing plate. Dito ako nag-mimix and then, saka ko ina-apply sa client ko. Siyempre, kailangan natin, guys, ngayon ng sanitation. Hindi pwedeng isang lip brush lang ang gagamitin sa lahat ng client. Ngayon naman, dito na tayo sa powder. Ayan. Ito, guys, ang aking ginagamit. Of course, Nichido and Fashion 21. Favorite ko to, guys. Ito naman kasi, may pigment siya eh. Meron siyang coverage. I mean. So, minsan ko lang siya gamitin. Mostly ito. Ginagamit ko lang siya kapag yellow undertone ang client. So, dito na tayo sa pangalawang layer. Ayan. Itaas na muna natin ito para makita ninyo. Dito ko nilalagay ang aking hair apparatus. Ayan. Ito ang aking mga clips na ginagamit. Yung isa dyan, kulang-kulang na kasi parati akong nananakawan ng clips and nawawalan and naiiwan ko sa client ko. And naroon ako dyan mga reserve pan clips. Of course, kailangan natin yan. Para in case of emergency na mawalan tayo ng clips, may reserve, diba? And of course, dyan din ang hairpin and elastic ko. Dyan din ang hair velcro. May hair velcro din ako dito. Ayan, nakalagay din dito, guys, yung aking mga suklay para anytime pwede kong suklayan si client kapag basak pa yung hair. And of course, pang blow dry. Anong tawag dito, guys? Comment down below kung anong tawag sa brush na to. Ayan, ginagamit ko to sa client ko most of the time kapag mag-blower. And of course, nakalagay din dyan ang aking curlers. Ang aking mask na gamit na kapalain tatakon. And of course, meron tayong plancha. Kailangan yan. Blower, of course. And dito naman tayo sa ating like, itong ating spray. Ginagamit ko itong butterfly shadow sa mga shala na client. And pag mga like, mga tipid lang, itong ginagamit ko vision. Syempre, guys, kailangan marunong tayo mag-adjust sa ating client. And of course, gumagamit tayo ng stronghold mousse naman sa mga client na manipis ang hair para magkaroon ng volume. And of course, ito ang favorite ko sa lahat, face mask. Cover siya, guys, sa mukha kapag mag-spray kayo para at least hindi ma-spray natan yung mukha. Syempre, ganyan ako ka-arte. Sa likod naman niya, nakalagay ang iba ko pang aparatos. Ito, guys, ang aking backdrop dati. Pakita ko na lang sa inyo. Ayan. Yan ang gamit ko na backdrop dati nung nagsisimula pa lang ako. And nakalagay din dito ang aking microphone stand. Hindi ko na, guys, ilalabas kasi magugulo na naman sila. Ayan. So, dito na tayo sa next layer. Sa next layer, guys, pakita ko sa inyo. Yan naman ang aking accessories. Dito nakalagay ang aking mga hikaw. Dito naman nakalagay ang aking mga singseng and iba-iba pang kung ano-ano. Ayan, i-flash ko na lang sa inyo yung mga naka-open na nito. So ngayon, bawas siya kasi ayan, gamit ko yung iba. Dito naman nakalagay yung mga quintas and everything na mga malalaki. Lahat yan, guys, nandiyan. The very reason, guys, na gamit ko ay Tupperware kasi nga, una sa lahat, nagme-makeup ako for pageant, for like school events. Tapos minsan, gumagamit ako ng accessories. Kukuha na lang ako dito, i-open ko siya. At least protected siya, hindi siya yung
mawawala yung kapares or masisira, at least protected siya, guys. Wow. Diba? Ganyan tayo ka-arte. So guys, open na pala ang Sassy Sasugiti Studio. Pwede na kayo mag-rent sa akin ng mga accessories. Syempre, dagdag business. Renta, guys, ha? Bawal ang hiram. Renta. And of course, ang tissue. Hindi pwedeng mawala ang tissue sa client. Lalo na sa akin ngayon, pinagpapawisan na. Oh my God. So, dito na tayo sa last part ng aking vanity table. Ayan, upo na lang muna tayo. At nakakapagod. Of course, unang-una nyo makikita ang aking pamaypay. Bigay ito, guys, sa akin ni Gail Gonzalez Salinel. Wow. Thank you so much, Nachi, dito sa aking pangmalakas at pamaypay. Ginawa ito ni Mami Puti, ni Ate Bella pala. Si Ate Bella palang gumawa ito. So, dito nakalagay sa akin, guys, itong aking collection ng nail polish. Isa, guys, sa mga chika ko sa inyo, bago kasi ako maging makeup artist, hairstylist, nail artist muna ako, guys. Makikita ninyo ang aking nail art collection. Ayan ang aking mga pang nail art. Ayan. Kompleto ako, guys, ng mga paraphernalia. Soon, sa Sassy Sass Beauty Studio, mag-o-open na rin ako ng nail art. Pero hindi siya yung pa-prioritize ko. Kapag mga times lang, like, hindi ako masyadong busy, pwede ako mag-nail art. Kung nakapalo kayo sa aking social media accounts, makikita niyo dati ang mga kuko ko na mahahaba. Soon, magkakaroon ako ng segment sa aking channel. Comment down below, guys, kung gusto ninyo magkaroon ng segment na nail art, di ba? Itong lalayan natin, binili pa to sa akin ni Mama. Very memorable. Kahit yellow siya, kasi dapat pink and blue, kung makikita ninyo, ang aking mga gamit. Kahit yellow siya, dyan lang siya. Patungo na lang natin ang boy. Nakalagay din dyan, guys, yung mga on-the-go kong electric fan, yung mga maliliit, tatlo yan lahat. Alam yan ang mga kliyente ko, dala ko yan parate. Ayan, yung mga gamit ko. And, ang pinaka-kauna-unahan kong metal box. Very memorable yan sa akin, kahit expired na, hindi ko yan, guys, tinatapon. Kasi very memorable talaga siya sa akin, napaka-sentimental kong tao eh. So, and ang pinaka-kauna-unahan kong malaking metal box naman is itong pink. Grabe, guys, unang beses ko pa lang na bumili nito, sabi ko, I'm so proud of myself. And could you imagine, ngayon may studio na ako, kaya thankful ako sa inyong lahat. Ayan, kauna-unahan kong metal box. Nakalagay dyan ang aking mga brush guard. Ito mga brush guard na to, guys, ginagamit ko sa aking brushes para at least hindi sila marumihan. Pero ngayon, nakatago muna sila kasi papakita ko sa inyo yung mga brush ko, of course. So, ayan, guys, di ba? Na-explain ko na sa inyo kung ano ang lagay ng aking vanity. Ngayon naman, tutungo na tayo sa aking computer set. Ayan, kung saan ako nag-edit, kung saan ako nagmamagdamag para lang matapos ang aking video, dito ako, guys, nag-edit. So, ayan, nandito na tayo sa ating Durabox. Dito naman tayo ngayon.